magiging sahod daw po namin dito ay nasa 46 to 48,000 po. Pagdating namin dito sa Poland, wala po pala kaming dadatnan na trabaho, sir. Ano ang problema ng agency? 300,000 placement fee. Pagdating po dun, sir, wala pong trabaho. So, saan makatawid bogus? Pagdating mo na kami, hinalaan mo na kami. Pag walang tao na dyan, nagsiyalisa na, hindi na kami kilala, babalik ang kita. Hindi kami halos dito. Ma'am, paano yan? Kailangan po ba talagang i-record? O, tawagin mo yung abogado mo. O, nasa sa kanya yan. Kung gusto niyo magsampa ng kaso sa amin, sa bitag. Kami po ay humihingi ng tulong dyan sa bitag kay Sir Bentol po na sana po matulungan kami sa ginawa ng agency po sa amin. Nag-apply po kami dyan sa agency, yung Richland International Manpower Specialist. Magiging sahod daw po namin dito ay nasa 46 to 48,000 po. Ang masaklap po, sir, pagdating namin dito sa Poland, wala po pala kaming dadatnan na trabaho, sir. Yung inutang namin na 300,000 plus ay hindi po namin kayang bayaran kasi ang late po ng sahod dito, sir. Niloko po kami ng agency kaya sana po matulungan nyo po kami. Ano yung problema na? Sir, bali nireklamo po namin yung agency for excessive placement fee. Ano ba yung agency na yan? Richland International Manpower Richland. Agency. Yes, sir. Sila ba ay recruitment agency or travel agency or travel consultant? Recruitment agency, sir. Bali yung mga yung family po namin, relative po namin yun, kami po ang representative po nila upang magreklamo po. Ano ang problema ng agency? Bali, sir, 300,000 placement fee. Pagdating po dun, sir, wala pong trabaho yung... So, sa mga katwid bogus, pinaalis lang kayo? Nakapagtrabaho ba sila doon? Ngayon po, sir, kanya-kanya po silang hanap dun, sir, kasi magugutom po sila. Actually, kanya-kanyang hanap? Opo, nagpa-part-time. Kasi, sir, pagdating po dun, wala pong trabaho. Ano, may panluloko ba? Meron po, sir, parang gano'n. Paano mo nasabing may panluloko? Bali po, sir, doon sa pag-alis nila, sir, yung pinirmahan po nila dito na employer, hindi rin po nila nakita doon, sir, pagdating po nila doon. Nagpapaliwanag? Hindi ma, kasi ang advice po ng abogado na okay. O, tawagin mo yung abogado mo. Di ba right naman po namin, di ba? Oo. Binibigyan nga namin kayo ng right nyo eh, di ba? O, pero hindi rin kami mapipigil abogado mo ilabas sa erito. O, nasa sa kanya yan. Kung gusto niyo magsampa ng kaso sa amin, sa bitag. Wala naman pong ganun. O, yun, di ba? Ngayon, nandito kami para maging patas lang tayo. Kaya kami nandito, kinukuha namin yung side ninyo. Ito, ma'am, ang ano lang naman nila, yung mga kamag-anak nila na nandun sa Poland. Yun lang naman ang concern nila eh. Ano ba nangyari ito sa application nila ron sa Poland?
Actually po, nagkaroon ng problem talaga si sponsor doon sa anim na aplikante. So, pagdating po nila doon is wala po siyang work. Ginawa po ni sponsor ay binigyan siya ng option kung hahanapan ko kayo ng panibagong work or tutulungan niyo yung sarili niyo para makapaghanap ng work. Yun nga po, mas nauna silang nakapaghanap na ng work under sa sponsorship ni Sir Das. May trabaho na sila pero hindi naman doon nga sa pinirma nila na kontrata dito. Po, sino to si Das? Yun nga po, sponsor po siya na para siyang alien hunter. Pero hindi siya agency, hindi niyo counterpart doon? Hindi po. Wala naman dapat problema kung ang sumalunod sa kanila doon ay counterpart nyo rin. Dapat na namo-monitor nyo rin sila. O, kaso ito kasi agent yung sumalo, kaya hindi nila naiintindihan talaga eh. Pagdating doon, walang trabaho. Yung kontrata, hindi nasunod. Diba? Yung iba, misrepresentation pa eh. Tumatawag po sila, pero wala po kayo no contact. Wala po kayong feedback sa kanila. Kasi ma'am, sa totoo lang po, nahihirapan na kami kausapin sila. Hindi sila maayos kausap sa madaling salita. Yun na lang po, pasensya na pero yun ang masasabi. Hindi kayo maayos kausap. Kaya kasi hindi po maganda yung mga sagot nyo po eh. Parang chill lang po kayo dito sa natalang yung mga pinalis nyo doon. Ano pong lagay? Magkano ang... ano nito? PF? Oo. Atelit? Kano ba yung nalo? Sabi mo. 310,000. Okay. Ito 300. Po ay may resign po o wala? Ayaw naman ninyo, hindi naman kayo. Pero hindi ganun sa batas, ma'am. Sa batas, gusto mo at hindi, kailangan nyo mag-release, safety ng company ninyo, na mag-release ng resibo. Kayo illegal naman, may PUA kayo. Maliban lang kung wala kayong BIR, kaya hindi kayo makapag-release. Hey, ngayon, pero ma'am, pinapipirma naman namin sila, patuloy na sila yung nagbayad. Saan sila pumipirma? Lista po dito sa office. So, sinasabi ni dito, nag-receive kayo ng pera, ni logbook niya. Opo. Attendance lang po ang ginagawa natin sa logbook. Papeles dito na hindi ko maintindihan. Polish po. Work permit. Ngayon, sino nagpaliwanag nito sa kanila? Kung ano yan? Actually, yung translation kasi nito is wala talaga. Ilan yung napalish nyo sa batch nila? Sa batch nila, 15. Anong ginamit sa OIC? Yung sa under po kay Mr. Nowiki, Kupart. Pero may case din mo si Nowiki dun. Oh, kaya nga po, may ano siya, ongoing ano? Trial siya ngayon. Trial na? Nagkakaso siya, sinampan siya ng kaso na under sa kabilang agency. Yeah. Human trafficking daw po. Ang laki pa ng problema ngayon, ay itong Nowiki pala ay may human trafficking case pala doon. So talaga may problema tayo rito. Ganito, ang pagkukulang sa part ninyo, kulang kayo sa briefing. Okay. Pangalawa, hindi nyo pinaliwanag kung ano ba talaga yung pupunta nila, ano yung sa kontrata. Pangatlo, hindi nasunod ko naman yung kontrata nila. Ang naging problema nyo, hindi kayo kagad nakipag-communicate sa kanila. Kaya yung ano, yung lending ng ano? Ano pong sinasabi? Actually, nakausap naman na namin pero sila. Pero tumawag pa rin ba? Continuous, nananakot pa. Gusto namin parating nyo, ha? Kapag tinawagan niya itong mga to at mananakot siya, kami sa Bita, hindi kami mahihiling pupunta sa kanila. Kami, pwede kami mag-ask ng favor sa kanila na kung pwede, kahit huwag na muna ang anuhin. Okay. Inform ko sila. Inform din nila. At least total sila naman ang kausap. Pero tulungan nyo. Kasi kayo ang dahilan kung bakit sila naging ganyan. Agency nyo ang dahilan kung bakit sila naging ganyan. Ang aking point ko is, dadali ko ba natin ang POA? Kung mariresolva nyo dito? So, ang gagawin na lang po is, iti-check po natin kung ano yung mas magandang mangyayari sa mga workers doon. Alam nga naman matitinga sila doon ng hanggang 3 months lang. Di ba? Tama. Ngayon, kung may counterpart na kayo within 3 months, bigyan na nyo ng trabaho na yan under nyo sa contract. At saka, i-check din namin kay Sir Das kung ano talaga yung pinirmahan din nilang contract doon. Tapos yung sahod po na pinangako. Oo. At yung sahod nga na, 20,000. Lang under kay Sir Das kasi may ano pa yun, may kaltas pa sabi niya po, di ba? Gusto po namin kung ano yung nakalagay dun sa pinirmahan nilang kontrata na bago umalis, masunod po lahat yun. Yun naman po ang tama. Yun lang po, masunod lahat yung nakalagay dyan. Kasi 20,000 kaya kitain dito sa Pilipinas. Yun lang po, gagawin po namin ng paraan para po ma-settle po yung problem. Lahat po ng mga concerns nila, i-address po namin doon. Yeah.
unang-una, pag magpo-proseso ka, yung job order mo dapat katapat tugma doon sa visa na ibibigay sa iyo. Hindi pwedeng iba yung job order, iba yung visa, no? So dapat tugma 'yon. Pangalawa, yung kontrata dapat merong English translation niyan. Hindi ka pwedeng hindi papayag kahit kailan man ang POA na pipirma ang ating OSW na yung dialect o yung language na ginamit ay isang foreign language dahil hindi natin maiintindihan kung ano ang nilalaman ng kontrata kapag yun ay walang English translation. 300,000. Wala pa akong narinig na ganun kalaking placement fee, no? So, red flag na agad. Ibig sabihin, eh meron ng hindi tama. At palagay ko, may violation na yung agency pag naningil ka ng 300,000 placement fee. Strikto. At meron tayong regulasyon sa pag-charge ng placement fee, no? Ang maximum amount ay dapat hindi hihigit doon sa 1 month salary na tatanggapin ng ating OFW. At pinaka-importante sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay mag-charge ng placement fee, dapat meron kang ini-issuing official receipt sa pangalan ng ahensya. Yung pagpapalabas ng isang OFW patungo sa isang bansa upang magtrabaho na hindi dumaan sa tamang proseso, maaring yan ay humantong sa isang criminal case ng human trafficking o illegal recruitment kapag may mga elements na hindi nasunod ayon sa batas. Maliban doon sa criminal case, kapag may nakita rin tayong violation sa ating POEA rules, hahantong yan sa isang administrative case din na maaaring magkaroon ng suspension or cancellation of license yung guilty na agency. Para sa mga kababayan natin, no, yung nagnanais maging overseas Filipino workers, tandaan lang po ninyo, napakahirap po ng isang OFW. Hindi po ganun kadali. Kinakailangan lahat po kayo ay sang-ayon sa inyong intensyon na magtrabaho patungo sa abroad. At pinaka-importante po, sumunod po tayo doon sa mga tamang regulasyon at nang sa ganon, hindi po kayo mapariwara.